So, bakit palagi delay yung turnover ng bahay sa mga developers? Rento, own yun lang kahit cash na. Na-experience ko na full down payment, delay. Experience ko na cash. Cash payment, full cash. Delay pa rin. Ano ito? Walang, ano eh, walang matinong yung walang katinuan sa mga developers natin. Sobrang dami ng pera nila pero dadama. You know, fully paid ka naman sa down payment mo or sa cash. So, explore natin kung bakit delay. So, kung bibili ka, ni cash man yan or installment, expect mo na, na ma-delay yan. Kung cash, hindi siya gaano katagal yung delay sa installment. Kasi cash, tapos na delay pa siya ng, na-delay pa din siya. Kasi yung mga signatory at mga papeles, sa malayo pa, sa Manila pa, sa ibang lugar pa. So, in-mail pa yan. More than, mga 2 months. So, contract to sell, 2 months. Deed of sale, 2 months. Sabi nga na, 60 days to turn over. So, yun yung delay, yung mga reasons, you know. So, kasi hindi sila nagpa-prangka. RFO daw, RFO, pwede na matira. 60 days or whatever, you know, or installment. Turnover 6 months, pero wala pa rin. You know, abot ka ng years. You know, lalo na pag pre-selling, you know. Kapatid ko, pre-selling, after 2 years siguro, more than 2 years, di pa rin ma-turnover yung bahay. Di ko alam kung di tapos o ano, basta narinig ko na di pa turnover bahay. So, magpapa-HLURB ka pa. So, tapos ba sinoli yung pera, 3 months install mo. Oh my God. So, let's say HLURB, magpa-request ka ng mediation or meeting schedule sa HLURB 1 month. Siguro mga 1 to 2 months. Tapos yung resolution, 1 month. Siguro, kung mabilis. Yan ang pinakabilis. So, 3 months. Tapos, babayaran ka daw ng developer, break yung pera mo 3 months din. So, 6 months. Siguro. So, malas mo lang kung sasabihin nilang, ano, 1 year to pay, 6 months to pay. Yung style nila doon, ibabalik nila yung pera mo, pero 75% lang. So, nakaginansya ka sila. Wala silang ginagawa. Pina-stress ka lang, pinahintay ka lang, waste na yung time mo, energy at money, waiting for months, for years. Tapos sila, wala lang, tanggap lang sila ng, balik lang nila yung portion ng pera mo, tapos ni-income pa sila 25%. So, yung mga style-style nila, so, lalo silang mayaman kasi alam nila yun, pasikot-sikot. So, alam nila at may mga customer na kaya nilang auto-in. So, wala silang paki kung ma-stroke ka na, kung ma-hospital ka dyan. Wala silang paki sa iyo. Importante, madagdagan yung pera nila. Kahit 500 yan, di yan si sorry sa inyo. So, importante sa kanila, importante sa kanila magkaperas. Kahit piso, hindi baka balisin. So, yung, ewan ko siguro sa pa-delay-delay nila sa 6 months to 1 year nila delay. Narolling na yung pera mo eh. Tapos may 25% pa sila narolling na. Na-invest na nila. Nakaganar na sila. Naka-earn na sila sa investment, sa pag-rolling sa pera mo, ikaw. Samtala ikaw, nag-rent pa rin. Walaan ka na ng malaking pera, life savings mo. Baon ka pa sa hirap kasi nag-rent ka pa rin. Hindi ka... Isang kahit isang tukang ka pa rin kasi nag-rent ka. Mahal na rin. Kaya nga bumili. So, dapat willing to wait ka. Kasi may tatanong sa akin,
bakit, kung anong process kung bakit hindi pa na-release. Yun lang, ang tayo, read between the lines, yun kung bakit. So dapat, kung bibili ka rin, dapat willing to wait ka. Mabuti, mas mabuti pa sana kung bumili ka sa tao. Kaso risko naman, baka scam naman yun. Tatakbuin yung pera mo. So, yun, pwede mong i-down na muna para, you know, para move-in ka muna, process muna ng documents, down lang muna. So, fulan mo lang after few months, ganun. Para medyo safe, para medyo maliit lang bukol mo kung sakaling iskamin ka ng pinagpipilaan mo. So, you know, hindi naman natin alam kung kahit na kilala pa yan, kilala mo, hindi natin alam eh. Kahit kilala mo pa yan, utang nga. Hindi nga nagbabayad ng utang 20 pesos, 50 pesos, ayaw bayaran. Sabihin nga pa, 20 lang yan, singilin mo po. Utang ng 50 lang yan, singilin mo po. Utang na 500 lang yan, singilin mo po. Utang na 1,000 lang yan, singilin mo po. Eh, yan ang sahod mo. Yung sahod mo sa trabaho, nagpuyat ka, nag-RT-OT ka, overtime ka, tapos hindi na babalik yung pinaghirapan mo. So, wag ka nang, set your expectations. So, wag ka nang putang, magtutulong ka, change topic tayo. Tutulong ka, expect mo na natulong yan. Tapos kung bibili ka ng house and lot sa developer, expect mo na. Expect mo na willing ka years. Wait to wait years. At least 1 to 2 years. Isa kong unit na nabilit ko sila turnover in 4 months. Installment, down na installment pero fully paid na yung down payment para to move in. Di pa rin to turn over. So na na-turn over na. Nung na-turn over na, after 4 months, sabi naman ng engineer, di ko ayusin yung unit nyo kasi marami pang pending. Baka ayaw po bumigay ng unexpected date. Ayaw na, ayaw talaga. So, tapos may sinabi siya. So, naano ko na lang, na analyze ko na lang na 6 months. Siguro, 6 months yung pagagawin yung bahay mo, yung engineer. 6 months yung pagagawin yung bahay nyo. Wala naman siya ginagawa dun eh. Wala naman siya masyadong ginagawa. So, yun, parang modus scam ng mga developers at saka may mga kurakot sa loob, kurakot din yung developers. Ugali na talaga yung developers. So, ayaw ng engineer, ayusin na agad, 6 months pa daw, kahit na turnover na. Kung napapirma na, ako ng agreement, na move-in na ako, ako na lang magagastos ng repairs. So, isa pa rin yung reason yun. So, siguro sa tayo nila, delay, kahit na high blood ka dyan, mas stroke, mas vital, mag-casket. Para lang, di na sila gagastos sa repair ng unit mo, turnover repair ng unit mo. So, yun, mga modus kambaldo, kurakot. So, kahit natangayan na nila yung pera mo, so, di mo makuha yung rights mo. Lahat ng rights mo, unless kung magre-reklamo ka sa kulat, which takes 6 months to 1 year na processing, oh my God, nagre-rent ka pa rin. So, winave ko na yung, ako na lang yung naayos. So, tapos may warranty, tapos may siras bubong, may pinadala sila, pagpak. So, reklamo ka naman ulit, tulo naman to. So, hanggang sa nakalimutan nila. So, hindi nila pupuntahan. Pabibigyan ka lang nila. So, hanggang natapos na lang yung one year warranty. Grabing bilis ng panahon. So, ako na lang nagpaayos. So, ganoon din sa bagong unit ko. Procash. Cash yung bagong unit ko. Na-force ko siya ma-turn over. Delayed siya 2 weeks. So, sabi nila March. So, April, second of April lang yun. So, na-turn over lang nung 2-3 days ago. So, so,
ba ako? So, so dito naman, malaking well-known na pangalan na developer, mga rich families, mga ill-gotten wealth pala, scam din, binlockmail ako daw sa promo pa, bago yung promo, hindi ako ba, ito yung deadline, 2 weeks pa, tapos dapat bayaran ko na in this week, 2 to 3 weeks pa yung deadline, dapat bayaran ko daw during this week, or forfeit yung promo, kung gano'n, so nangutang pa ako ng malaking alas, buti na lang, may nagmamahal sa akin, meron pa man naman, hindi mo gano'n dami, nagmamahal sa akin na, maka-afford na buot na ako ng malaking halaga na walang collateral or something. So, hanggang naka-close. So, marami nang mamahal sa akin. Pero ayaw kong humingi ng tulong sa family ko. Kaya nga, nagsisipag ako. Tapos, you know, honest living, sisipag ako. Tapos, you know, mga scam na developers. So, hard work ako. So, inilagay nila ako sa langanin. So, buti na lang may tutulong sa akin na hindi ma-forfeit. So siguro gusto nila yan i-forfeit. Mo gusto nila forfeit. One of the reasons why pahirapan ka nila para forfeit mo na lang. Thank you, goodbye reservation fee. E paano kung nagdown ka ng malaki? Nagdown ako ng malaki. Oh my God. Kano ba 30%? Kasi you know, wala pa yung pera sa couple weeks pa, wala pa may deadline. Inapura ako, tapos kung turnover, hindi naman pala on time. Inapura akong bayad, kung magbayad ka na. Pero ayaw pa nila yung turnover. Sabi nila yung video absolute sale, hindi pa ginawa. Ulang or walang update. Ulang na silang masabi kung nasaan yung video absolute sale or nagawa na. More than 2 months na. I think 2 months na wala pa yung video absolute sale. So, malabo na yun. Walang klaseng yun. Walang transparency. So, ayaw nila yung turnover. So, pinili kong yung turnover. So, kung gusto mo yung turnover na hindi late ng 6 months, so late lang na 1 month or a couple of weeks, waive mo naman yung rights mo na walang repair sa pag-turnover at walang warranty. Walang 1-year warranty. Grabe. Grabe sila. Para ma-turnover lang na hindi sobrang late na 6 months to 1 year. So, waive mo yung rights mo. So, makasave sila ng malaki. So, konti lang yan sana. Yung paayos. Yung tutuusin sa kanilang financial capacity. Pero malaking bagay yan sa kanila siguro. Siguro kasi maraming unit. Maraming unit nag-forfeit, nag-waive. Oh, marami silang income. So, you know, to titira pa rin din ako doon, you know, kahit na, you know, gano'n lang. Kasi, you know, we will just, you know, be reasonable na lang. So, ayaw ko nang paalis ng paalis kasi yung mga developer dyan or mga staff, mga rude or scammers, scammer and developer. So, patanti ako, honest. So, kasi may hirap na eh. So, stay na lang ako dyan. So, ayaw ko nang bumili ng bahay to bahay. Ma-stress. Ayaw ko lang ma-stress, you know. Basta na bumili ng isang pang unit nakatabi or tapos balik mo ba someday after 10-15 years. So ayaw ko na tuno na ako kasi sobrang stress eh. So kahit nagbayad ka na ng cash kahit ilang million pa yung bayad ka na ng medyong cash, so hindi pa ito turnover unless kung sa bank ka naman bumili sa bank 3 to 4 months din, you know, at least the turnover nila, so at least mayroon silang communication. So pero wala ring definite na turnover date, pero at least yung kung bank mas inclined sila na to process, kaso lang maraming bank fees. So, kung bibili ka ng cash sa banko, maraming prepared ka sa bank fees. Siguro mag-install na yun lang kasi mamamatay ka naman eh. But 30 years, so... 30 years, mapapay ka na siguro. So, install na yun lang. So, joke lang. So, you know, ingat lang, set your expectations. So, pag bumili ka, so... You know,
get legal advice, research. Pero minsan wala nga talaga ng choice eh. Gusto ko lang maging independent, you know. Yan yun, dito ako sa family ko for at least libre ako for 3 months for, pero stress naman dito, masikip. Maraming issue at problema dahil masikip. So, mga reasons bakit delay. Wala lang sila, main reason wala silang pake sa'yo. So, baka gusto nila i-batch turnover. Ewan ko ba bakit kailangan, siguro kasi kung batch, bat by batch din na ayusin mga ano dyan, mga bahay dyan for turnover. So, at batch din, you know, isang bayaran na lang sila sa staff, sa tao, you know, siguro, ganun. Siguro, importante sila makatipid ng piso. Pagkas ka sa kanila eh, so. At iba din, you know, may mga kaso-kaso pa sila, so ganun, hindi pa pwede matiran. So, at isa pang dinig ko, yung utilities, ayaw pa ng, I think, parang, utilities sila, so ayaw, pero ayaw nilang mag-gastos yung utilities companies na yun, which is their obligation. I think, gobyerno yan. Or part ng government, or under the government, or under the supervision of government. Ayaw nilang gagawa ng tubig, linya ng tubig, unless kung may minimum siguro this 2,000 households na mumove in, mga ganun. So, gusto nila income agad. Gusto ng mga utilities income sila agad. One of the reasons tinig ko. So, walang tubig. So, hindi ka papatiran doon ng developer kasi wala pang tubig, nakakaya. So, whatever. Pero wala talaga yung tubig, hindi pa talaga livable kasi yung baka malayable sila. Silang makasuhan, magagasto sila ng malaki kung kakasuhan sila. So, kung walang mga basic utilities. So, ayaw ng utility doon sa titira ko ngayon na papakonect, magagawa ng linya. Or magpo-provide. Kasi yung linya na yun, ayaw nila mag-provide ng tubig kung di minimum number of households ang magsasubscribe at magpapayad every month at magpayad ng installation fee. Ang laki-laki installation fee. So, siguro mas mabuti pa kung sa tao ko bumili, at least sa turnover na medyo malakot, at least hindi ka na mag-rent, down ka na, move in ka na next week. Pero it's still risky. So, ma-risky. Risky talaga bumili ng bahay. The less risk lang sa banko kaso mahal lang talaga interest. Hidden bank fees, aabot ka ng 20% of your purchase sa bank fees pa lang. So, expect mo na yan. So, repair pa. Kung mas marami ka i-repair kung foreclose. So, ano lang for now. So, those are the reasons. So, life is not fair, you know. But, you know, may awa din ng Diyos. You know, as long as we are honest, you know, so, anyway, marami namang dishonest, terrible, deplorable people dito. So, we can't just avoid them all the time. We can't just leave the country deep down all the time. You know, it's a huge sacrifice. You know, sacrifice our friends and family, our business, or our connections, especially our family, you know, our support system. Kung alis ka dito, kagaya ng iba kong kilala, alis sila dito kasi they hate this place. They hate some people here. They hate some government here. So, you know, ayaw ko na ano eh. So, titira lang ako doon. Manahimik kahit, you know, kahit na hindi maganda yung start
kasi you know, it's not affordable na palipat-lipat ng bahay. So, at hindi rin ma-afford na mental help ko. So, that's it for now. Thank you. Hopefully, good luck sa inyo. At hopefully, at least ma-aware kayo. Have a great day.